hindi ko makakayang suportahan yung sarili kong pamilya. Makasuporta pa ako sa pamilya ko. So, siya si Hagrid. Kasi hindi niya kami obligasyon. Tayo yung parents, may obligasyon sa anak natin na palakihin sila, turuan sila. Diba? Magbigay ka sa kabila. Tapos, eto naman si Mister, magbibigay doon sa kabila doon sa parents niya. Ikaw naman si Mrs. nagagalit kasi binibigyan niya yung parents niya. Hello guys, it's Christine and welcome to our family budget. So today is pag-uusapan natin and pag-uusapan natin today kung dapat ba na magsuporta sa iyong mga magulang, like kung may asawa ka na. So para ito sa mga may asawa, okay? Kung dapat bang magsuporta tayo sa ating mga magulang. So, yun yung pag-uusapan natin today. Hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe and like this video kung magugustuhan ninyo para alam ko na gusto niyo itong topic na ganito, okay? And yun, simulan na natin. So, mayroon akong mga ano dito, mga sinulat na sana ay maliwanagan din kayo dito sa aking mga sasabihin. So, okay. So, dapat bang magsuporta? Mag-support like ng pera sa ating mga magulang kung tayo ay may asawa na. Ito lagi ko tong ano, ito yung nagiging problema palagi sa mga mag-asawa. Usually, ito yung napag-aawayan. Yung about sa pagsuporta sa ating sika-pamilya natin sa kabilaan, diba? So, ito lang yung isang tanong ko. I mean, ito yung sagot ko. Kung dapat ka ba mag-suporta? Para sa akin, depende. Yun yung pinaka-maigsing word na pwede kong masabi is depende. So, eto yung mga sasabihin ko, yung mga dahilan ko. Okay? So, eto lang yung sa tingin ko na tamang gawin. For me lang, kung hindi naman angkop sa inyo ito or hindi naman fit sa inyo to, okay lang din naman. Pero, una is kailangan mo munang tanungin yung sarili mo or yung sarili nyo kung meron ka ng asawa, ba? Diba? Kaya mo ba? Ba? Diba? Yun lang naman yung pinakatanong talaga eh. Kung, so, wala namang question nun talaga kung gusto mo mag-support sa parents mo. Kasi syempre, parents mo yan eh. Parents mo yan, parents yan ng kabilaang side, ba? Diba? So, ang tanong talaga is, kaya mo ba? Kasi mahirap din na gusto mo mag-support doon sa like, for example, sa akin, gusto ko mag-support sa family ko, eh, hindi ko makakayang suportahan yung sarili kong pamilya. Makasuporta pa ako sa pamilya ko. So, sobrang hirap nun, diba? So, yun lang yung itanong yung sarili nyo muna. Kaya nyo bang mag-support? Kasi, depende talaga yan, okay? Kung kaya mo naman mag-support, mayroon ka namang enough na savings, enough na pera, eh, medyo sobra-sobra naman siguro yung ano nyo. Well, that's the time na magbigay ka ng kahit konti dun sa parents mo, di ba? Pero for me lang ha, feeling ko naman hindi natin sila obligasyon. Okay, as parents ako, parent na ako ngayon. Iniisip ko lagi kung si Hagrid yung darating sa time na ano. Kaya mas gusto kong paghandaan yung aming pagtanda. Kasi ayaw kong maobliga si Hagrid kasi hindi niya kami obligasyon. Tayo yung parents, may obligasyon sa anak natin na palakihin sila, turuan sila, di ba? Pero, as Filipino, alam mo yung ano sa atin yung pagmamahal natin sa ating pamilya. Eh. Parang ano na yun eh, parang automatic na sa atin na parang support na lang sa ating mga parents, pagmamahal, di ba? Kung meron naman tayong ibigay, pero syempre kung wala, abay, huwag na lang pilitin, okay? So, pangalawa, pag-usapan. Kasi, kung masusuporta ka dun sa family, sa siga family ninyo, ito yung nagiging problema. Hindi nag-uusap. Walang pag-uusap na nagaganap. When it comes to marriage, importante na alam nyo, dalawa, na, kasi ito yung nangyayari eh. Alam mo yung side ng babae, kasi syempre may ano tayo eh, may bias na nagaganap dyan. Kasi 'di ba syempre pag yung babae eh gusto niyang suportahan yung parents niya. So minsan ang nangyayari, nagbibigay siya sa parent niya na hindi nagsasabi dun sa lalaki or sa asawa niya, sa mister niya.
So, parang may nangyayaring, parang wala ng transparency, parang wala ng, hindi na transparent yung ano sa relationship. Kasi natatago na kayo eh. Meron na kayong tinatago. So, sikreto, di ba? Nagbibigay ka sa kabila. Tapos, eto naman si Mister, magbibigay dun sa kabila, yung sa parents niya. Ikaw naman si Mrs., nagagalit kasi binibigyan niya yung parents niya. Di ba? Parang nagiging unfair na ikaw nagbibigay ka rin sa kabila, tapos sa kabila naman na parents ng lalaki, hindi mo binibigyan, di ba? So, importante na pag-usapan, hindi pwedeng nagbibigay ka sa parents mo na hindi ka nasasabi sa asawa mo. Kasi syempre, kung married na, isa na kayo, di ba? One flesh na. So, dapat lahat yan pinag-uusapan. So, yun yung pinaka-importante na para hindi naman pag-awayan. Well, kung hindi talaga hindi talaga payag si Mrs. o Miss Sue, si Mister, maghintay ka na alam mo yung darating yung time na ano, be patient. Wag yung magsikre-sikreto ng magbigay. Kasi pag nalaman din yan, mag-aaway pa rin naman kayo eh, di ba? So, ang pangatlo, tulungan yung sarili. Ito, kaya ko nasali itong tulungan yung sarili. Sarili is for me, para sa akin lang guys ha, importante na tulungan mo natin yung sarili natin. Kasi mostly sa atin, sa atin dito sa mga Pilipinas, medyo hirap talaga tayo, di ba? Medyo hirap, hirap din tayong tulungan yung family natin. Kasi syempre kung hirap tayo sa ating sarili, paano natin sila matutulungan, di ba? So, importante para sa akin, kung hindi pa talaga kaya mag-support sa family, sa ating parent, mas better siguro na, like for example, marami ka pang mga utang, marami ka pang bayarin. Kung hindi talaga kaya, huwag mong pilitin. Kasi ang maapektuhan kasi niyan, yung family ninyo, di ba? E what if nag-emergency kayo? Walang iba makakatulong sa'yo. Kasi syempre, hirap din yung parent mo, di ba? Kasi naghahanap pa sila ng tulong sa'yo. So, I suggest, kasi para sa akin, tulungan muna natin yung sarili natin na makaangat-angat ng konti, makabayad ka sa mga utang mo. Alam mo yung tulungan mo muna yung sarili mo. Kasi mas maganda kasi yung tumutulong ka sa kanila, sa parent mo na tuloy-tuloy, hindi yung pagputol-putol. Kasi, alam mo yung kayo mga Pilipino na nasa atin natin kasi ano tayo eh, maawain. Pero minsan, kailangan din natin magmatigas. Kasi syempre, kaya naman ano, mas okay talaga yung after mo matulungan yung sarili mo, nakapag-ipon ka na, medyo okay na, wag mo naman paabutin na, paabutin mo pa ng milyon yung wow! pera mo sa bangko, sa kakatumulong sa parents mo. Hindi naman ganun siguro. Pag medyo nanalasin na yung mga utang ninyo, may konting savings ka na, that's the time siguro na alam mo yung ano mo na, tumulong ka sa sigka parents din nyo, di ba? Pero sa akin, yan yung pananaw ko. So, yan lang naman yung pananaw ko. Tulungan mo muna yung sarili mo na umangat ng konti at ma-fix yung sarili yung problema sa pamilya ninyo bago ka tumulong sa iba. Kasi syempre, mahirap yung may sarili ka ng pamilya eh, di ba? Mahirap talaga. And number 4 is eto, be friend to them. Kasi mostly, magkaaway yung biyanan at saka yung asawa. So, yun yung nagiging problema talaga. Dito sa Pilipinas, nag-aaway yung sigkabilaan. Ako, sa amin ni Papa, ito yung aming ginagawa. Ako, every time na magbibigay kami sa side ni Papa, gusto ko din, magbibigay kami ng food. Kasi mostly, hindi kami masyadong nakapagbigay ng money, mostly food. Pag nabibigay kami sa kabila, gusto ko din, mabigyan din yung kabila. Parang, kung hindi man mabigyan yung kabila, huwag na lang bigyan yung kabila. So, ganun yung rule namin ni Papa. Pinapag-usapan na namin yan na gusto ko fair lahat. Fair. And, sa side kasi ni Papa, importante na maging friend ka. Be friend to them. Kasi, kaya ko nasabi to. Kasi dati naman, ayaw din nila sa akin. And I really, really understand dun sa mga
asawa na medyo hirap pakisamahan yung mga biyanan nila. Kasi may times talaga na ganun. May ganun talaga. Ako dati, sobrang yung judgment na natanggap ko noon pa. Maraming pag-uusga. But alam mo yun, just let them na i-judge ka. Wala kang kailangan patunayan sa kanila. But darating yung time na makikita rin naman nila na, okay, ganito pala siya. Okay. So, hayaan na lang. And I think, importante na maging friend tayo sa ating kwento. Kasi syempre, pag nung kinasal na kayo, kaya nga tawag natin sa kanila, sa mga biyanan natin, mama at papa, mommy at daddy, or ano man yung tawag din yun. Kasi nga, mga magulang na rin natin sila. And dati kahit ayaw nila sa akin, kahit yung mga kapatid niya, hindi ko masyadong ka-vibe dati. Eh, talaga namang, tayo yung mag-adjust, syempre. Alam naman sila yung mag-adjust sa atin. And importante na maki-friend tayo. Kasi iniisip ko lang dati, mahal ko kasi yung asawa ko. Kaya kailangan, mahalin ko rin kung ano man yung ano sa family niya. Kailangan ko na silang mahalin. Kasi family sila ng asawa ko eh. Masasaktan yung asawa ko. Pag, alam mo yung parati kong sinisiraan yung side niya, ganito sila. Eh, syempre, nanay niya yun o mga kapatid niya yun. Importante din na magkasundo. So, para sa akin, napaka-importante nun. And si Papa naman, ganun din siya sa akin eh. Na-judge din si Papa na dati. Pero, alam mo yun, love wins. Wow, charot. So, ganun lang din eh. Hayaan na lang. Darating yung time. Just wait for the perfect time. And, ayun. Mahalin nyo yung mga biyanan ninyo. Kasi, alam nyo, family sila eh. Kahit anong gawin mo, kahit balibalik ta rin mo yung mundo, kung kinasal na kayo, sila pa rin yung makakasama mo. Kasi family sila ng asawa mo eh. Kaya wala kang choice. And I think, importante din na huwag maging unfair. Diba? Kasi yung iba, kahit sobra-sobra naman yung pera, parang palaging may excuse na parang, wala na nga tayo, wala na yung dito, wala tayong, ganito daw, sigil ko sa ano mo, ganito, ganyan, o diba? Parang, syempre yung asawa mo, maano din naman siya, parang ma-hurt din naman siya, kasi family niya yun. So, importante, kung hindi mabibigay sa isa, huwag na lang bigyan lahat, diba? Mabibigay ka ng cake sa kabila, bigyan mo na rin din yung kabila. So, kung hindi mo afford yung malaki, yung maliit. Actually, para sa akin, hindi naman importante yung amount ng binili mo. Importante yung nagbigay ka sa kanila, yung naalala mo sila. I think yun yung pinaka-importante kasi mostly sa atin, hindi naman mayaman. So, I think hindi lang siguro pera yung dapat mong maitulong sa parents mo. Siguro yung time, yung alam mo yun. Kaya importante talaga yun. So, ayun. So, para sa akin, yun yung sagot ko, depende. So, lahat ng yun, itanong niyo sa sarili niyo at i-apply yung sarili niyo kasi ito yung mga sinabi ko kasi dati aaminin ko I really really hate yung family ni Papa dati. I really really hate them but then na-realize ko hindi pwede give them a chance kasi iisipin mo lang talaga na family sila ng asawa mo, kailangan mo silang mahalin. And then, nung time na binigyan ko sila ng chance na, alam mo yun, binigyan ko rin yung chance yung sarili ko na mahalin sila. So, that's it. So, please don't forget to subscribe and sana ay na-enjoy nyo yung ating topic today. And see you in my next video, guys. Paalam!